Tara, first times. XADV X Cannon Road. Let's go! We're home! Laro lang tayo dito, kante. Sarap talaga ng sport nito. From Seoul. Nagloton. Ba't may checkpoint ulit? Sarado ba ulit? Dito talaga magagamit mo yung counter steering tsaka counterbalance na tinutukoy, mga kap. Kasi medyo mabigat yung motor eh. So hindi lang enough yung ihihiga mo siya gamit yung katawan mo. Dalawa talaga dapat para mas mag-lean siya. Pero enough lean lang. Siyempre, you have to keep in mind, this is still an adventure bike. Hindi naman to sports bike. Tara. Diretso. Atras na. Sarbada. Walang alalay lang. Woo! Sarap! Napakasarap! Hindi na ako makapag-intay. Balang araw, makabili nito. Episode 2 pala to, mga kap. Yung first episode natin is first time expressway on a big bike. And first big bike din natin na experience. Gamit tong XADV 750 2023 model ni Boss Oyot ng Raon sa Tondo. Ngayon, Cannon Road tayo. Cannon Road experience gamit big bike kasi ilang beses na rin naman tayo makakit dito since taga rito nga tayo. Ay, kaya mo na. Hindi nyo rin siguro ako napansin. Kahit big bike, minsan hindi pa rin napapansin nyo naman naka 4 wheels eh. Ganun ka-delikado ang ating pagiging rider, mga kap. Kapag ganun, defensive riding na lang. Bigyan mo na lang. Darating at darating naman dyan, bibigyan ka rin naman yan eh. Pwede ka rin naman mag-overtake. Hindi ko pa mahuli yung tamang throttle habit kapag naka-sport. Medyo kumakakadyot pa. Sarap naman rin! Nagde-decelerate siya ng kusa eh. Para sa mga decambio, di ba? Siyempre eh. Gagawin mo yun. Yun ang tamang approach sa mga corner, di ba, mga kap? Prepare your mind, tapos decelerate properly. Enough speed to take on the corner. Marami na nagtuturo niyan online. Apply nyo na lang sa tunay na buhay. Sarap po! Ba't iba-iba kayo ramdam kapag ganito kalaki yung daladala mo? Ibang-ibang mga kapramis. Yung alam mo kapag giningi mo yung power, ibigay niya. Pero technical lang dapat. May mga grupo tayo doon kanina. Boss Oyot! Marami salamat po! Bossing! Balita! Effective din yung counter steering na ginagawa ko sa ADV 160 dito. Grovio! Puro FJ Cruiser! Oh, tumutuwa yung anak ko niyan. Hey! We're near home! Doon pa baba ah. Friday pa lang ah. Ang biro ng misis ko. Kasi sila, staple sila sa Baguio, diba? Pag Friday daw, ang bumababa, yung mga taga Baguio. So yung mga yun, most likely mga taga Baguio daw yun. Tapos yung mga umakit naman, yun naman ang mga turista. Tapos, come Sunday, yun naman. Ang paakyat naman, mga lokal, mga taga Baguio. Pagdating naman ng yun, Sunday, yung mga pababa naman, syempre yung mga turista kasi may pasok na kinabukasan. Mga taga Baguio na yung bumababa eh, giving way para sa mga turista, di ba? Peace and love as always lang, di ba mga kap? Oh, yeah, one way. Ang galing ng headlight nitong XADV oh. Nag-a-adjust pag may masyado ng malapit, para siya nag-auto-high. Tapos bababa rin naman siya ulit. Ah, nangyari dito. Wala naman sanang nangyaring malala dun. Wala naman siguro nakabanggat, nahulog. Sana nire-repair lang nila. Init. Dati pag nasa party na to, malamig-lamig na yan eh. Ngayon ang init pa din. Grabe din. Oh, yun na, napaka big bike ng galawan yung pag ganun eh. Nagde-decelerate. Every time. Oh, para tayo nasa ibang bansa. Mga Switzerland, ganyan. The Alps. Daming umakyat. Can't blame them. Sarap mag-Baguio.
one way. Ngayon, kapag naka-big bike ka, yun ang hirap. Parang mag-aalangan ka sumingit sa ganyan. Eh. So, baka tumahan ka eh. Ito kayo sa kabila, try natin. Ayan. Sikip. Atis dito, lilim. Ah! Handbrake. Grabe handbrake, no? Sobrang robust ng itsura eh. Grabe haba. Pump 6 traffic lang yun. Ibig sabihin, mula dito hanggang dun sa ibabaw, ganun kahaba yung pila. Okay. Dito rulit? Oh, ganun kahaba. Gantong oras pala, ganun kahaba yung pila. Grabe yung haba nun. Sok pa kayo ngayon. Sige tayo pila ha. Sobat na tayo. Tayo pang PM kay Mrs. RP. Malapit na tayo. Yun lang. Tsagaan lang talaga dito. Sa part na to. Ayos kasi nila eh. Pero hindi naman nila pwedeng sarato ng habang buhay. So, habang inaayos, mabuksan nila. Tsagaan na lang. Tsagaan na lang mga kap. CDB. Let's go. Bossing. Sila din. Totoo ko din yan. Ayun na. Magawa na nila yung mga beams. Kasi hindi na umubra eh. Kahit gano'n pakakapal na ibang term dyan. Nagal na kasi nating be architect eh. So, gagawin na siyang tunnel. Okay. Tuloy ang biyahe. Haba oh. Haba rin kayo ngayon. Totoo ko din kayo. Oh. Totoo ko din yan. Tagal nila kanina nakago eh. Posibleng hindi tumukod yan. Ayun lang. Ba't ang bagal ulit? Sabihin may one way na naman dyan. Wala na yan eh. Diretso na natin. Kung may mabagal sa unahan. Nara. Balik tayo pag tapos na yung traffic. Okay, line said na roughly 10 to 15 minutes away from the house. Pag dito dati, ang lamig-lamig na. Ngayon, wala na. Makainit pa rin. Ngayon, pinaulit nila to. Public parking. Ah, init! Tagal dumamig, mga kap! Ang tagal lumamig, ang tagal lumamig. Ah, bagal mo. Ito na yata ang pinakamabagal nating Canon Road. Hindi dahil hindi tayo sanay dito sa XADB, well, one thing syempre, pero gamay naman natin, kundi dahil ang daming umakyat ngayong Friday. Sayang, kala ko ba naman mapapakitaan ko yung mga malulupit na paglalaro natin dito. Sigapin ko, konti lang siguro tao. Alaka, pila ng pila mga kap. Tensya na, may road repair na. Itura lang ang daan. Wala yung pinagpe-prepare nila. Layo pa naman ng ano. Layo pa ang panagbenga. Basic maintenance lang. Salamat po sa servisyo nyo. Iba rin init dito ha. Ngayon, naiintindihan ko na yung frustration ng mga naka-big bike. Kaya kadalasan, nag-overtake talaga. Kasi kapag gantong slow speed maneuver, yung tinatawag nila, ramdam mo yung bigat ng motor eh. Pero kung mabilis kasi ito, hindi mo naman mararamdaman eh. Pero pag ganito na, nag-weave tayo sa traffic, nag-filter tayo, bawat galaw mo ng manibela, ramdam mo yung bigat ng motor. Kaya nakakangalay. Kaya yung iba, kahit na hindi na allowed mag-overtake, overtake pa rin. Pero ito, allowed naman. Sabay tayo sa kanila. Hindi na lang. Play natin mamaya. Ito muna natin ito nalawa. At hindi na nga tayo tinantanan ng traffic mga kap. Siguro dito ko na lang din tatapusin ang vlog. Kung nandito ko pa sa part na to ng vlog, maraming salamat kap sa pagsama sa akin. My experience ang Canon Road for the first time using a big bike. This badass XADV 750 by Boss Oyot of Ronson Dondo. Maraming salamat po Boss Oyot. And see you on the next vlog mga kap. Next session natin since periodic maintenance na niya. Ako na maglalambing yan kaya no, dito sa XADV na to. Tsaka pahugas din natin siya. Alamin natin kung magkano ba at ano-ano yung mga maintenance ng isang big bike na tulad na to. So, yun. Kita kits. Peace and love as always. Always grateful to be a vessel. Snappy salute.